Emel mo ba? Anak mo rin lagi, kung sino ang mas matalino, siyang marunong umunawa. Kung sino ang tama, siyang magpupisang magsalita. Isang mag-aaway naman ang mag-asawa, saan na inisip nila para siyang tama? Emel mo ba? Pero kung sino mas matalino, siyang muna titin mo. Ling, nandiyan na. Kailangan ng kapatid ko yung pera, kailangan ang galing natin. Saan? Sa takaitan.
Anong oras na to? Alas 11 na ng gabi. Eh kasi pag alas 11 na, lalakad na sila, pupunta na ng Batangas. Kailangan ba yan? Hindi mo pa ako pwede samahan. Ikapin eh! Wala na sa sabyan! Maglakad na lang. Ano? Bukas na lang yan! Meron ba rin itong lalaki na sasabihin na? O sige na, samahan kita. Hindi pa pagkakan, kaya naman sa'yo. Kaysa naman, hayaan ko na lang, hayaan mo na lang ako na mag-isip na kung anong pwede mangyari sa'yo habang nasa biyahe ka na nag-aalala ako. Samahan kita! Meron kayang ka? Wala. Sabi ng Ling, tama-tama dumating ka lang kasi magpapakabit ako naman mo, Frey. Magpapakabit ako na ang daw mo naman ang salita. Sabi nila lang, ano ko naman? Pagod na nga ako eh, kaya mo naman gawin yan eh. Inahirap sa'yo, inaasa ko sa'kin eh. Eh, tumutusin naman talaga. Kaya naman naman tayo magpako eh. Gagawin nila yan, ayaw nila yan. Pero bakit sa atin inaasa? Kasi ang mga asawang babae, believe yan sa akin. Kasi lang gusto niyo ba ang iyong pare magpakabit yan? Magpakabit yan? Hindi ba maganda yung nakasakukuha ka ng silya, lalagay mo na ito yan, tapos sasabit ka na rin. Tapos habang si Lizzie's nakahawak ng ganyan, sa paa, at kung ano-ano mo ay nahawak ka. Sabi mo, ano ba tigilan ka nga? Iba pa rin kasi yung mag-asawa naglalambi. Amen po ba? Kaya na yung ating ginagawa, pinapatay ba natin ang asawa ng Lizzie? Amen. Kaya doon sa mga lalaki, kailangan lang naman kaunti ng pagtingin. Alam niyo kung bakit? Yung asawang babae, magmula ng pinakasalan kayo, wala na ibang minahal yan, kundi tayo. Hindi ko nila lahat, pero... attitude dyan sa asawa, kapag kasalanan na rin ng lalaki. Pero pag ang lalaki hindi nagbabago, hindi talaga pwede magbago. Ang babae hindi yan magtutokso hanggat hindi nang haplos. Kumakot na ng ganyang bigat, hindi nakaisip magtaksil. Tumanggat ng lahat ni hindi naghanap ng ibang lalaki. Samantalang tayo mga lalaki, kung sino-sino ang inamanyak natin. Alam niyo, ang asawang babae, umakot na lang ganyan. May hindi naghangad ng iba. Bakit? Wala namang mapato, madali ka. Lang daw. Ang lalaki, isipin niyo, may mga lalaki kung kailan tumanda sa kapag nag-isip. Wala kaya kung makakasigil ng mata-mata. Nung kunin natin ang asawa natin, tandaan niyo, sagiwang-sagiwa ang pating mata. At please naman, kaya nga doon sa mga lalaki, please, huwag niyong patayin ang asawa niyo. Huwag niyong subukang mangaliwa. Huwag daw. Kasi oras na nangaliwa tayo, ang nakakatakot, baka hindi bumitaw. Eh alam niyo naman ang mga kabit, kung sino ang mga kabit, silang matatapang. Ano may kanina nito? Amen mo ba? Kaya nga huwag
pamamatayan. Amen. At sana, maramdaman naman ni babae na espesyal siya. Huwag kayong magpatay. Unfair sa mga babae. Amen, woman. Pakalawa. Huwag kang mangangalun niya. Hindi ka tayo nangangalun niya physically, pero nakakatakot ang mga lalaki. Bakit? Kasi sa isip pa lang, sa tingin, madali na tayong matukso. Tandaan niyo mga lalaki, mga manyakis tayo. Totoo po yan. Pero mapalad ang mga asawang babae na may mga asawang mahusay magpigil. Pero amen po ba? Hindi ko alam kung mga babae ay may mga pantasya pa kayo. Pero mga lalaki, kilala natin ang sarili natin. Walang ganang yakapin ang asawa, pero may interest na magyakap sa iba. Amen po ba? Kaya minsan sa isip lang nanangalun yan eh. Kaya na mag-ingat. Kaya pag tumingin, tumingin lang. Oh, ganda. Ben, kayo mga asawa, nakita niyo magtititigil ang asawa sa mga ganda. Huwag naman kayong buwisit. Huwag naman, sige, sultan mo! Dapat ang sabag din yung, naalala mo ng kabataan. Ano sabag tapag din natin? Hindi, mas maganda ka lang. Kaya mag-ingat doon sa mga huwag niyong wasakin ang magandang pagsasamahan ng mag-asawa. Bigyan niyo naman sila ng sarili nilang karapatan na magkaroon ng kanilang kasintahan, magkaroon ng asawa at magkaroon din ng masaya pamilya. Huwag niyo silang alisan ng ganong klaseng karapatan. Amen mo ba? Kaya mga babae, sabihin sa asawang lalaki, kapatid, huwag ka lang pahuhuli. Sige, palampagan natin ang pangyayari. Ang pinsa, huwag ka magnanakaw. Totoo yan, wala naman talaga rito nagnanakaw, pero marami sa atin, hindi marunong sa uli ng hiniram. Yan ay mga bagay-bagay na hindi sa atin at hindi natin binabalik. Pag nanakaw yan, amen po ba? Ilan dito may mga gamit sa bahay, puntahan niyo inyong pamigalan. Try to observe, may mga plato ron, baso, cups, o kung ano-an, na minsan hindi naman sa'yo, bakit nandoon? Meron ba rito nagsabi mo, ay, kainin yung plato to! Hindi atin yan, hindi mo binili yan! Hanapin ko sino may ari, nakakahiya! Saan ka, kanya? Eh, hindi. O, kainin yung plato to, eh, may pangalan pa. Mag-ingat sa ating mga kinukuha na hindi sa atin. Kasi tandaan niyo, may maniningil. At pag maningil yan, baka paluhain tayo ng bato. Amen po ba? Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga taong umuunlan sa magnanakaw sa karapatan ng iba. Pero huwag kayong magkalala. Kasi pag si Lord naningil, kakaiba yan. Amen po ba? Pero yung mga taong tapat na nagbabayad, nagbabalik ng hindi kanya, si Lord ang bibigay ng reward. At kung meron man kayong pinangutang o pinahirap at hindi binabalik sa inyo, singilin nyo. Natural yun. Pero kung maniningil kayo, huwag kayong halimaw. Kasi pag naniningil, ay, kumbayad kayo ba? Kapalang mukha mo! Maningil ka, ganda mo, sister!
mahal ka ng anak, mawawala ka ng kakilala, mawawala pa yung utang sa'yo. Amen po ba? Kaya ang nagmaari, maningil ng ayusin. Ang mga lalaki, tandaan po natin, ang paglilingkod na ginagawa ng asawang babae, hindi kayang swelduhan ng inyong sweldo. Hindi naman, meron ka ng talalutok, meron ka pang tagalinis, tagalambing, ano pa, entertainer. Putusan mo pa. Masahis. Sa pagkinamasahe yung asawa, parang bigat-bigat pa ng talupan. Amen po ba? Meron pa ba dito na ini-enjoy ang asawa niya ng babae? Na kapag kayo ay nagtatahalik, bukas ang ilaw ganyan kayo. Sasabihin mo ang ganda na lang. Kasi nasabi mo, patayin mo ang ilaw. Tapos imagine mo, iba. Amen po ba? Maganda yung ini-enjoy na ganyan. Siya kalatay. Kaya may mga babae na nahihiyang magbihis sa harapan ng asawang babae. Why? Kasi ramdam ng babae, kinahihiyan na yung katawan eh. Mas ka natin, magbihis ako! Meron ba rin daw? Len, pati ikabit mo nga yung akin. Suot mo nga itong underwear. Amen po ba? Hindi, ano ba yan, Len? Nanay, sa karoon ng pinakilaki. Sa pagkakaroon ng babae. Eh, di maghanap ka ng iba! Ganyan yun ang mga babae, ganyan. Amen po ba? Pero kung babae, ramdam niya na mahal siya para sa asawa niya. Yung bang kapag kahit hindi mo na maabot yung kapila, tapos pihayaan ka po ba? Interesado pa bang yan natin? Na ibinabalik yung dati na pag natutulog, inihiga yung asawang babae, nilalagay yung ulo nito. Sino ganun ba matulog? Na yung ulo ng babae, nilalagay nito. Eh, pero yun nilalagay nito. Ano ba? Bigat mo! That's a relationship. Alam niyo magandang relationship yung mga asawa. Kung alam niyo, tutusin, wala mo kayo nararamdaman na sa isa't isa eh. Hindi na gaya ng dati. Yung bang nararamdaman niyo sa kanya, nagaya pa ba noong kayo magkasintahan? Wala na! Malako na yan! Hindi na gaya ng dati. Pero itong tandaan ninyo. Pag nagkalayo kayo, may pasasaktan sa inyo. Amen po ba? Masarap yung mawala yung isa at sasabihin mo, hindi ako nagkulang sa iyo kahit kailan. Hindi ako nagkulang sa iyo kahit kailan. Amen po ba? Kaya maganda yung mga makasama, laging sweet, kahit wala na kayong nararamdaman. Nakapagsasakay sa kotse, bago sumakay sila laki, pagbubuksan ng babae, sila po sa pinagawa. Ganyan. Meron pa kayang ganyan.